bigla akong kinabahan dito sa isang client na aayusan natin for today's video, mga sis. Base sa kwento ng ating client kung ano yung history ng kanyang buhok at sa aking pag-a-analyze, talagang kakabahan tayo rito. Itong buhok niya kasi, mga sis, rebonded ito, then hinighlights doon sa Switzerland. Pero yung buhok niya dito niya sa Pilipinas, pinariband, then yung highlights doon sa Switzerland. And during hinahighlight siya, nung tinanggal yung mga foil, may mga parts siya ng hair niya na sumama or nagputol-putol siya, mga sis. Mahigit isang taon na yung kanyang last reband, then yung highlights niya, mga nasa 3 or 4 months pa lang yung nakakalipas. So after ko nga ma-analyze ng 100 times ang kanyang buhok, syempre nag-proceed na ako sa application ng rebonding cream number 1. At alam nyo ba, mga sis, grabe talaga yung kaba ko dito habang ina-applyan ko siya ng number 1, dahil doon pa lang sa kabilang side ng kanyang hair ay talagang nag-react na yung kanyang buhok. After ko nga dyan ma-apply yan, yung pinaka-regrowth parts niya, mga sis, ay hindi ko na siya binabad pa, kundi nag-retouch na ko kaagad at nag-spray ng water dahil talagang nag-react na yung kanyang hair at may mga parts na medyo nagra-rubberize na talaga yung mga highlights pa niya. Isa pa ito si Madam Panay kwento kung ano nangyari sa buhok niya nung nagpa-highlights siya, kaya nararatil ako habang nag-a-apply dito ng rebonding cream number 1. Diyos ko day. At bukod sa rebonded at highlighted ang kanyang hair, nag-DIY hair color din si Madam dahil marami siyang mga white hair. Patong-patong na yung hair color or chemical dyan sa buhok ng ating client, kung kaya napaka-damaged and treated na yung kanyang hair. Ang ating kasi client is she wanted na mag-straighten yung kanyang hair. So wala man akong choice kundi i-reband siya para maunat yung kanyang mga wavy hair dahil hindi man siya madadala sa treatment lang. So after nga ma-process ang rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client, ay hindi ko na siya binabad dyan after ko mag-retouch. So pinabanlawan ko na siya kaagad dahil may mga parts dyan na overprocess na, so hindi na kailangan ibaba dahil baka lalong magputol-putol ang kanyang hair, so pinabanlawan ko na siya. And after mabanlawan yung buhok ng aming client, ay nag-proceed na kami sa pagpapatuyo ng kanyang hair. And so far, medyo okay na rin naman ang naging outcome dito habang binu-blow dry namin, at medyo nabawasan na rin yung aking kaba. Pero this is not the final result dahil syempre mag-undergo pa tayo ng hair ironing at marami pa tayong process na gagawin. So ito na yung hair ng aming client after namin siyang mapatuyo. May mga parts dyan talaga na medyo natamaan, especially yung mga dati niyang bleach na nagputol-putol kasi talagang frizzy na yon bago ko siya i-reband. So nag-ingat lang talaga ako or iningatan ko lang talaga siya na hindi siya masyadong or madagdagan pa yung pagka-freeze. So after ma-blow dry, mga sis, nag-hair ironing na kami at ito na yung buhok ng ating client. Medyo okay na talaga siya dito. So after that ay nag-apply kami ng neutralizing cream. Pero sinabay ko na po pala yung hair color niya dito, mga sis, dahil roots lang naman yung aming kinulayan. Hindi na namin kinulayan siya ng buo. So nabali nag-roots muna ako ng hair color, then in-applyan ko ng neutralizing cream yung the rest ng kanyang buhok. And after ma-process ang neutralizing cream with color, ay in-apply naman po namin siya dito ng aming pinaka-powerful na treatment sa mga treated hair, ang ating eucollagen treatment. Then binabad lang namin, pre-process. Then after that ay pinabanlawan din namin siya. And after mabanlawan ang ating eucollagen treatment, ay nag-apply ulit ako ng another hair treatment, which is keratin treatment. Then binabad namin ulit siya ng 30 minutes. After that ay nag-proceed na kami sa pagpapatuyo naman sa buhok ng ating client. So bali hindi na binanlawan yung keratin treatment, blino dry na namin siya diretso. So this is the last part ng aming operation ngayon, mga sis, ang pagpapatuyo. Talagang dito na natin makikita yung magiging possible outcome sa rebound ni Madam na talagang nagpakaba sa akin ng butlangit, eme. So panoorin natin, mga sis, ang buong video hanggang dulo para makita natin yung final result at syempre yung kanyang after wash result. At fast forward ko na lang ditong part na to, mga sis, dahil alam ko naman na i-skip nyo rin yung video at hindi nyo papanoorin ng buo talaga, charis.
para hindi na matagal yung ating video. Pero makikita nyo dito habang binu-blow dry namin na okay na yung hair ng ating client. Pero syempre, doon tayo magbe-base sa kanyang after wash result kung meron pa bang natira sa kanyang hair. Charit! At para hindi na rin kayo magtanong, sa comment section kung anong pang riband ang ginamit ko dito at kung magkano itong service na to. Bali, ang ginamit ko na pang riband is L'Oreal Riband. Then yung treatment is Eucollagen Treatment plus Ultra Keratin. Then ang price nito mga sis is 6,000 pesos. Huwag na kayong magtaka. Grabe yung kaba ko dyan, eme. At ito na yung final result mga sis after the final touch. Grabe, plakadong plakado. Parang hindi galing sa highlighted and rebanded yung kanyang hair. At kung makapansin nyo rin, natakpan na rin yung kanyang mga white hair lalo. At alam nyo ba mga sis, talagang feeling relieved talaga ako dito after ko siyang gawin dahil akala ko talaga sasablay ako dito sa ating operation. But thankful dahil nagawan ko siya ng paraan and super happy naman ang ating client dahil akala niya hindi na rin magagawa ng paraan ang kanyang hair na maunat. So, ito naman yung ating client's feedback and after wash result mga sis. So, basahin nyo na lang po yung sinabi ng ating client kung ano ang kanyang feedback sa kanyang hair rebond. At ito naman yung video ng kanyang hair after ngang mapaliguan. So, as you can see, talaga naman, malaki ang naging improvements ng kanyang hair after natin siyang gawin. Buhay na siya, moistured, at thankful lang talaga na hindi na damage yung kanyang hair. So, and that's it for today's video, mga sis. What do you think? Comment your thought below. And thank you for watching. And this is Chading at nagsasabing, kung gusto mong gumanda, gumastos ka. And I thank you.